Fry. Last week pa kasi ako naghahanap kung saan masarap kumain ng Paris. Kaya nagtanong ako sa mga kaibigan ko dito sa San Pablo. Tapos sabi nila, dito daw sa Jimmy Pears. Kaya i-try yan! Hi, miss. Andiyan yung owner? Boss! Hi. Boss, hello. Magbablog lang kami. Okay hello. Lang ba? Sure. No. Okay. Ryan nga pala. Hello, Ryan. Nice to meet you. Boss, sabi kasi sa akin, dito daw yung underrated na pare sa San Pablo eh. Kung kami, para bumalik kami ulit mamaya, pagkatapos kumain dito, ano yung i-order namin? Siyempre, try nyo yung ultimate. Yung ultimate? Yeah, try nyo yung ultimate. Ultimate bone marrow, overload yung karne, then may sabaw, and then full bone marrow. Sige boss, tatryin namin yan, Sure, sure. Sobrang okay yung vibe dito, no? Kasi parang, alam mo yun, kapag gusto mo medyo masosyal yung lamesa, ganito. Tapos, pag gusto mo mas bahay, ganun. Tapos, kapag gusto mo mag, parang talaga paresan sa kanto, ganun yung lamesa. Tapos tinan mo yung mood lights, meron silang ganyan. Wow! Dito na ako, bigit mo na yung bigit. Ah, sizzling pala siya! Hindi ko alam kung gutom lang ako, pero sobrang sarap eh. Pwede siyang walang kanin, tapos pwedeng may kanin. Pero syempre, mas bagay siya sa kasama kanin. Grabe, sobrang sulit yung Beef Paris Ultimate. Sobrang busog. Grabe, alam mo, hindi ko ma-imagine. Ah, ganyan ba naman kalaki yung, yung bone marrow? Ganyan kalalim mo. Suko, grabe. Babalik ako mamaya yung gabi dito. Yung Beef Paris Ultimate, para sa akin, yung experience na ng pagkain mo ng Beef Paris Ultimate. Kaya siya ultimate kasi nasa sizzling plate siya. Talagang pagkalapag sa'yo ng plato, may nag may gumaganon eh. Tapos, yung bone marrow, sobrang kapal. Tapos yung Paris mismo, hindi siya ganun kaalat. Kaya kaya mo siyang kainin kahit na without rice. So, kung yari ikaw, nag-diet ka normally tulad ko na hindi kumakain ng rice, okay itong kainin para sa'yo. Tapos sakto lang din yung lambot niya. Hindi siya sobrang lambot na parang kumakain ka ng cotton sa bunganga. Parang
alam mong karne pa rin siya. Kaya super okay. Yung siomay naman, sabi nila, ano daw, homemade nila. Ah, not bad. Yung texture ng balat, medyo, ano, medyo chewy yung dating. So alam mong Tagalog na siomay siya. Kabagay din siya sa Paris. Kasi, syempre, Filipino food tayo eh. Tapos yung beef mami, nakakaalo siyang kainin. Kasi, nasa San Pablo kasi tayo ngayon, di ba? Malapit lang to sa Batangas. Tapos, di ba, sinasabi nila yung parang yung lomi, yung style ng noodles niya. Tapos Paris, pinagsama. Ayoko na kumain. I-try pa yan, ha? Rawr!